llegó Bandido. Edsa. Asan kamot sa mga angkol? Itaasan kamot sa mga angkol? Bunalikol, 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 bunalikol. Kalbo! Pinagsabay ko na, pinagsama ko na po yung magandang, 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 magandang tanghali ni Mama Nicole. Pinagsabay ko na po. O diba, kakaiba talaga yung programang EDSA! EDSA! Marami po ang nakamiss sa atin kasi nagpapamiss po kami talaga. Kasi bukas na nga po! Bukas na kami mamimigay ng gold! Wow! Bukas na kami mamimigay ng sofa! Wow! Kaya, Manong Driver! Bukas na ang ating Feel Good Drive-Thru! Welcome sa programang EDSA. Pinangungunahan po inyo abang lingkod Diego Bandido. At siyempre, Helio! Tender na tender, pero Jose pa rin kag nagaragumo. Siyempre, kasama nga po ni Tanghenyo Duday. Say hello to everybody! Hello po sa inyo po! Ayan, yan. Sige! Candy pa more! O, ito na! Hindi na natin patatagalin to! Alam ko, kating-kati na kayo makarinig ng mga usapin. Kating-kati na kayo makarinig ng mga pag-uusapan. Kaya ito na! Tang! Pag-usapan na natin to! Patay na sanggol. Nakakalungkot. Hindi binindisyonan ng pare dahil daw hindi nakapagbayad ang magulang sa sementeryong paglilibingan sa Ahoy, Iloilo. Oh no! Kaya ang pamilya, dinerecho na lang ang bangkay. Inilibing na lang kahit walang blessing ni Father kasi si Father umalis. Tang, logikan na natin to, Tang! Ay sige, logikan mo na yan para mahimasmasan! Logikan na yan! Logikan na yan! Logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito po yung sobrang nakakalungkot na pangyayari at napakasakit para sa isang ina. Oh no! Namatayan ka na ng anak, inayawan ka pa ng pare, nabindisyonan kasi hindi ka nakapagbayad. Hindi ba dapat mapapari man o pastor man o kung ano pa man, sundin po natin ang itinuturo ni Jesus. Diba? Ang sabi naman ni Jesus Christ, unahin natin ang kapwa natin bago yung mga sarili natin. Lalo na kung ikaw ay tinitingalang spiritual leader, dapat alam mo to. Well, I am not saying this para magalit kayo kay Father, but I am saying this na ang blessing is supposed to be free at walang bayad. Mga kabisyo, ito po real talk. In my 2 years as a born-again Christian, dito ko po nakita na kapag ikinasal ka, kapag nagpa-dedicate ka ng baby, kapag namatayan ka, eh wala po talagang bayad. Kasi lahat naman po yan ay gawain para sa Panginoon eh. Ngayon, kung pinapabayaran mo yung blessing mo sa kasal, binyag, patay, kanino kayang blessing yan galing, ha? Ako masasabi ko, 100% naniniwala ako hindi galing kay Lord yan. Kasi ang blessing, pag pinapabayaran yung blessing, hindi galing kay Lord yan. Kasi malinaw sa sinasabi yan sa Bible, sa Acts chapter 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita sa inyo na ang sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin na ang salita ng Panginoong Jesus, hindi pinagpala ang nagbibigay. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya sana naman maintindihan po natin yan. Okay? So kung binibless ka dahil sa pera, dahil binayaran mo, binless ka,
Alam na Diyos kung kanino galing ang blessing na yan. Hindi galing kay Lord yan. Saan galing yan, Tang? Eh, siyempre, saan pa kundi sa yawa. Pambihira naman, oh. Ay, nakakalungkot po mga kabisyo, ano? Hindi binless kasi hindi pa nakabayad. Malooy ka. Eto na mga kabisyo! Baliktugtugan po tayo. We got 36 minutes after 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa hitik na hitik sa rakrakan. Ang programang gigising sa mga natutulog niyong katawang lupa. Rawr! Eto po ang programang EDSA. Eto na! Mula sa Siakul! Rawr! Headbangan na to! Let's go! Lakas tama! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!